Sanang isipin na o hinalaan na totoo nga. Pero sa nakikita ko at naobserbahan sa kanila, para ibang tao ako sa kanila. Para sa pakiramdam ko, hindi nila ako tunay na anak. Ano? Sorry raw, kasi hindi ka maharap ni Mara. Kasi marami siyang trabaho eh. Hindi ko naman siya abalain ng gusto eh. Mag-uusap lang kami sandali. Tsaka may babalita ako sa kanya. Eh, ayaw nga niya eh. Pinipilit nga namin ni Eris, kaya nga lang siya pa nagalit sa amin. Kasi umalis siya kahapon, tapos ngayon lang siya bumalik. Kaya maraming natambak na trabaho na kailangan niyang tapusin. Sa pakiramdam ko kasi, iniiwasan niya na naman ako. May problema ba, Chris? May maituturing ba ako? Walang problema, Clara. May naitanong lang ako sa kanya. Maiwan ko muna kayo, ah! Boy, pwede mo na siguro sabihin kung anong problema. Bakit kinukulit ka ba niya? Hindi. Naibalita ko lang sa kanya yung kalagayan ng kapatid ko. Ligtas na siya sa panganib. At yun eh, utang na loob namin sa inyo. Mabuti naman kung gano'n. Kaya lang alam mo, parang hindi yata maganda yung balitang nakarating sa akin eh. Kasi tinanggihan daw yata ng nanay mo yung tulong na ibinibigay ko. Bakit naman ganun, Christian? Pakiramdam niyo ba para kayong pulubi na binibigyan ko ng tulong? Mari, ang dami-daming tao sa palengke. Yan ang saging. Nako, muntik pa nga akong mapaawid sa tindera ng isdang yun. Akala mo kung sino? Aba, hinipu-hipu ko lang yung tinda niyang isda. Eh, sabi ba naman eh, nilalamuta ko raw? Nako, muntik na ako mapikon. Muntik ko nang malamulamutak yung kanyang mukha. Hindi ko na inabutan si Mara kanina eh. Nakaalis na siya pagkagising ko. Eh, nakatulog naman ako kagabi, kaya hindi rin kami nakapag-usap ng mabuti. Ano bang napag-usapan niyo ni Mara? Paano naman niya nalaman ang mga napag-usapan natin? Mari, wala akong sinasabi kay Mara. Kuya, no, Pixman. Wala akong sinasabi sa kanya. Ano ba mga sinabi niya sa'yo? Mari, mabuti pa kausapin mo yung anak mo eh. Seryoso siya, Mari. Ayoko naman sa'kin manggaling ang mga sinabi niya. Ang totoo, Maring Susan, nagdududa na si Mara sa inyo eh.
dahil si Shiny, Shaki Rasan, at saka si Dangerous Dina, October 11th, Dang mga boss! At si Precious Pinky. Mga kaibigan, kung nanonood kayo baka po na siya, may nanonood. Oo, boss, pero babalik daw siya kagad. Saan daw siya nagpunta? Eh, ayaw sabihin, boss eh. Hindi ko na rin pinagising. Kasi nga pala, boss. Nagpunta nga pala si Nakamura dito. Mas na. Ano nangyari dito sa lalakad niya? Good news, boss. Interesado raw si Amante. Pag kumagat daw, siguradong 20 milyones daw ang makukuha natin sa kanya. Salamat pala. Ano ba? Kanina ko pa napapansin yan, buhat nang dumating dito si Mara, wala man lang kakibo-kibo. Bakit? Nanay Binay, wala akong sinabi sa amin eh. Siguro na eh, may problema sa kanila. Masyado po atang personal, kaya hindi namin siya masyadong tinatanong pa. Hoy! Ito pa, isa oh. Ano na naman ang iniisip mo at wala kang kibu-kibu dyan, ha? Bakit ba? Eh, kasi ho, iniisip ko lang ba yung gintong pinakita ko sa akin ni Sir Amante kagabi. Ha? Ginto ho? Anong dado? Oo, oh, Jepo, eh, kasi... Talagang solid na ginto yun. Isang barang ginto. Kaninong ginto yun at sa kanino ko nanggaling? Eh, doon sa kausap ni Sir Amante, doon ba sa hapon? Sa tingin ko mukhang interesado si Sir Amante. At napakalaking halaga noon. Alam niyo ba kung ano talaga ang hinala ko doon? Galing yun doon sa tinatawag na kayamanan ni Yamashita. Yamanan ni Yamashita! Gago! Tumigil ka nga dyan! Nag-ilip ka lang eh. Alam ba ninyo na yung kayamanan ni Yamashitang yan, sa dami lang naniwala, na andun ang naloko, na andun ang nabankrupt, kaya sabihan nyo yan si Amante na huwag siyang maniniwala sa mga kalukuhan. Kailan man hindi ako nagkakaila kay Mara, lalo na tungkol sa mga nangyayari sa amin ni Gary. Eh di ba ako pa nga unang kumilos, kaya nalaman ng mga Del Valle na hindi nila tunay na anak si Clara. Mara, hindi naman yun ang tinutukoy ni Mara. Meron pa siyang ibang sinasabi. Eh ano nga mga sinasabi niya? Para kung nagkamali man siya, maitutuwid natin. Sabi niya sa akin, simula pa raw sa pagkabata niya, may napapansin na siya sa inyo. Hindi lang sa inyo ni Paring Gary, kundi pati na rin kay Clara. Nagulat ako sa mga sinabi ni Mare. Ako mismo, hindi ako papayag na manatili yun sa pag-iisip niya. Bakit? Ano nga mga sinabi niya? Mare, nagdududa siya. Siya raw ay, ano... Hindi ninyo tunay na anak. Sorry kung nasaktan namin ang loob mo. Pero huwag mo sanang isipin na tinanggihan namin yung alok mo dahil sa inaakala namin pulubi nga kami. Well, sorry din sa mga nasabi ko rin sa'yo. Pero alam mo kasi, Christian, wala akong makitang dahilan para tanggihan yung inaalok ko sa inyo. Ang akala ko, naunawaan mo na ako nang sabihin kong may pangarap ako sa pamilya ko. Maaari mong sabihin mayabang ako dahil sa kalagayan ng buhay namin.
Pero yun kasi ang nagiging challenge sa akin para makatapos ako sa pag-aaral ko. Hindi naman siguro masama yung layunin ko, di ba? Alam mo, Chris, naiintindihan naman kita eh. Pero sana naman, unawain mo rin yung mga ginagawa kong ito para sa inyo. Alam mo, hindi sa minamaliit ko yung pangarap mo. Oo, alam ko. Alam ko kaya mong abutin yung balang araw. Pero kailan pa? Matagal pa yun. Napakahabang panahon pang ipaghihintay nila. Alalahanin mo, nag-uumpisa ka pala. Makapaghihintay naman sila eh. Alam ko. Pero hindi ba mas maganda yung wala ka nang inaalala sa buhay? Tsaka kailan pa mag-aaral si Donna? Eh sige, isipin mo, kailan pa? Kapag ka tapos ka na ng pag-aaral? Yun pa lang? Makapagtitiis naman siya eh. Alam ko. Makapagtitiis siya, pero dahil yun lang ang tanging paraan. Christian, hindi mo ba naisip na mas maganda kung sabay kayong makakapagtapos ng college? Tapos habang nag-aaral kayo, nasa mabuting kalagayan naman ang inay niyo. Christmas, kailangan nila ngayon ng tulong. Kesa umasa at maghintay ng mahabang panahon. Ado? Baba, Aji. Si, ano, Roland eh. May bigay siyang tip sa akin eh. Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa sa mga tuta ni Cervantes, ha? Simyon, pinaiikot lang tayo ng mga pulis na yon. Kada maaaring totoo yung sinasabi ni Roland eh. Di ba may deal pa kay ni Gary? Maaaring may kaugnayan doon sa sinasabi ni Roland. Ano sinabi ni Roland? Kasi, nag-ano eh, nagpunta sila sa bahay ni Amante. At, sangayon kay Kapitan Cervantes, para daw kilala ni Amante si Kobayashi. Dahil humihingi ito ng impormasyon tungkol sa mga Yakuza eh. Eh, ano yung impormasyon na binigay nila kay Amante? Yung mga ilegal na hanap buhay. At ang nakakaduda dun sa mga kinilos ni Amante, eh, hiningi yung litrato ni Kobayashi. Para bang kilala niya ito eh. Ngayon, ang hinala ni Kapitan Cervantes, kilala ni Amante, si Kobayashi. O, ayan ah. Itong pambili niyo ng sabon. Mamaya, susundan ko kayo para makita ko naman kung tama yung paglalaban ninyo. Kami ba po? Eh, ang galing na yung maglaban ni Ate Karen. Yabang mo talaga. Aling Susan, maglalaban muna po kami. Sige. Mas lagring panay pang merenda. Sige na, kunin ko na dyan. Gusto mo dala ako mami. Sige po. Sige. Ingat kayo ah. Mare, kung ano man yung sinabi sa akin ni Mara, yun na yung mga sinabi ko sa'yo. Eksakto-eksakto lang. Mare, nagdududa na siya eh. Eh, hindi mo naman maaalis ha. Inaan ako ang mag-isip eh. Eh, biruin mo nga naman. Aba, lagi siyang inaapi ni Clara. Pagkatapos, si paring Gary, lagi naman niyang kinakampihan si Clara. Mare, ano ba talagang totoo? Totoo ba yung hinala ng inaanak ko? Hindi totoo yan, Lagring. Anak ko si Mara. Ikaw naman ang tatanungin ko, Lagring. Naniniwala ka ba sa hinala ni Mara? Mari, ang totoo niyan. Talagang mabigat na mabigat sa loob kung pag naiisip kong hindi ninyo anak si Mara. Pero kung akong tatanungin mo, kung ano talaga ang nasa isip ko. Mari, kung ano yung sinasabi ni Mara, yun din ang nandito eh. Parang hindi ninyo tunay na anak si Mara. Thank you.
nagugulo ng isip mo yung mga sinabi ko sa'yo. Kalimutan mo na kaya lahat. Ah, hindi. Hindi, Clara. Nakikita ko namang totoo ang mga sinasabi mo eh. Kaya lang. Kaya lang? Kaya lang nakakapigil sa'yo yung pag-iisip na magkakaroon ka ng malaking utang na loob sa akin, ganun ba? Alam mo, Christian, alam ko naman yan eh. Kahit hindi ka magsalita, kahit hindi mo sabihin. Alam ko kung anong naiisip mo. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo noon, tutulong ako. Hindi dahil sa iba pa man. Tutulong ako ng bukal sa loob ko. No vested interest, no strings attached. Wala naman akong sinasabing... Please, alam mo, Christian, wag na lang natin pagtalunan ng itong bagay na ito, okay? Basta nasa sa'yo pa rin ang desisyon. Ngayon hindi kita ipipressure. Ang sa akin lang, tutulong ako nang walang hinihintay na kapalit. Sana lang, alam mo, sana lang isaalang-alang mo yung kalagayan ng mga mahal mo sa buhay. Alalahanin mo, hindi masama ang mangarap. Pero hindi na naman masamang tumanggap ng tulong eh. Kahit ikonsulta mo pa kay Mara. Sa bandang huli.